Magandang hapon po mga idol. So dito po tayo sa paggalagala po tayo dito sa ating talungan. Yung talungan natin na napakatanda na po. So ipapakita ko sa inyo mga idol ang talong natin na super tanda na talaga. So tinanim ko noon buwan ng Mayo noong 2023. Hanggat ngayon ay nandito pa mga idol sa buwan na to, January 29, 2024. So ilang months na po mga idol. So napakatagal ng talong na to. Pero mga idol, yun o, may mga bunga pa mga idol. Yan mga bunga o. Ayan. So hindi makapaniwala talaga sa talong mga idol. So dito mo makikita na kahit ang talong pala ay sobrang tanda na, ay bubunga pa pala ito mga idol o. Yung mga bunga niya o. Yan, yun sa ilalim mga idol. So as you can say na mga idol, na mga laki pa mga bunga. So tiningnan ko ngayon, gumala ako dito kasi gusto kong makita yung mga talong natin na kung may bunga ba, kung may mapipitas ba tayo bukas. Kasi araw ng pitasan bukas. So hindi makapaniwala mga idol na itong talong na to, alam nyo dati mga idol na sa dating pag-alaga ko nito, hindi talaga ako nakabawi sa gasto ko dito. Kasi ang hina ng bunga, hindi namumunga. Pero sa kalaunan, sa katagalan ng panahon, pinabayaan ko siya na tumubo na yung mga damo sa talong na ito, ay bumigla na magbigay ng bunga. Napakarami ang mga idol. At saka wala ng ispray, wala ng abuno. Hindi ko inaasahan mga idol na bumunga pala ng marami ang talong na ito. So malaking biyaya para sa akin ang talong na ito mga idol. Pero ito ngayon pinuntahan ko, halos ayaw ko na nga puntahan kasi ilan na lang bunga. Pero nakikita ko mga idol ay mayroon pa talaga makukuha, ilang piraso na lang. Pero makakuha pa talaga ng ilang kilo to mga idol. So dati mga idol, ilang sako ang nakukuha ko dito. Kahit wala, hindi po ako nag-e-spray, hindi po ako nag aabuno, nakabawi talaga ako dito mga idol. Yun, makikita natin sa malayo mga idol. Oh. Yun oh, ang dami, kulay itim. Yan mga idol, yung mga damo nito hindi na talaga na alis-alis kasi pinabayaan ko na. Alam niyo mga idol, yung talong pala, kapag marami ng damo natutubo, doon pala makikita natin na ang talong masyadong makinis at hindi na nagkakaroon ng maraming piste. Kasi pala yung piste pala ay kapag ang talong ay marami ng mga damo sa paligid, yung piste mapeprevent pala. Na invest na ang piste ay pumunta sa tanim natin, doon na sila magdadapo sa mga damo. Yun po mga idol. So napaka-advisable po yung mga damo. Kung tinatamad ka na sa talungan mo, pabayaan mo na lang na tumubo yung mga damo. Huwag yung mga damo na lampas sa kanila. Dapat yung damo na nasa baba lang. Kasi po pag mataba pa rin ang talong, ay magkakaroon pala ng maraming bunga kahit wala na pong alaga. Biruin mo ang talong na ito ay napakatagal na mga idol, pero hanggat ngayon ay nagbibigay pa rin ng kaunting income sa akin. Pero dati pag bago pang ano ko dito, pag alis pinabayaan ko siya, yung humataw siya talaga, dami talagang bunga mga idol. So makikita natin yung mga idol o, papakita ko sa inyo. Yan o, yung bunga nyo. Napakahaba po. Wala pong abuno ito. Yan o. Yan. Tested and proven. Kapag ang talong ay mataba, lalo na pag mataba yung tubo niya, tapos, wag mo lang putulin, pabayaan mo lang. Tapos, hayaan mo siya.
Tapos yung mga damo na masyadong mahaba, lampas kanila, yun ang putulin mo. Kasi ang talong kapag hindi mamamatay, talagang mabubunga yan. Katulad nito mga idol. Yan o. Pasikret yan. Pero may mga bunga. Malalaki pang mga bunga mga idol. So bukas, pipitasin ko to. Talagang makapitas ako dito. Kahit pa paano, pinabayaan ko naman talaga to mga idol. Pero bumubunga pa rin, makaharvest pa rin tayo. Ito mga idol o. Yan o. Malaki. Yan. So, tinanim ko noong May 2023. Biruin mo ilang buwan na mga idol. Hanggat ngayon, nandito pa rin ang talong na to. Oh. Kung mayroon kayong area na tinaniman ang talong, kapag hindi nyo masyadong kailangan ang area, pabayaan nyo na lang ang area na yung talong ay patuloy na magtutubo at magkaroon ng bunga. Yan, kahit hindi na linisan mga idol, pwede na, talagang may mapipitas kayo. At yun po ay maganda yung bunga ng talong kapag maraming damo, makikinis tulad nito. Yan, so napakakinis mga idol. So sa area na pag walang damo, hindi po magkakaroon ng ganito kapag wala kang maraming spray. Pero sa kung ang talungan mo marami ng damo, natutubo, makikita mo talaga na napakakinis, parang may spray. Yan. So tested and proven mga idol, pag magtatalong kayo, hayaan mo na ang talong pag hindi pa umabot ng isang taon. Pag hindi mamamatay yan, sigurado na bubunga uli. Bubunga uli yun mga idol. I promise you na bubunga uli ng mga tulad nito. Oh, kahit ganyan yan, wala yung ano, walang butas yan ano ng mga piste. Hindi ka pareho sa talong ko dito sa doon sa ano, malapit sa ano ko, baybahay ko na talagang inisprehan ko, pero marami pa ring mga kinainan ng piste, mga uod. Pero dito, bihira ka lang makita ng kinain ng uod, mga idol. Lalo na pag tag-ulan. Isa pa lang mga mga paalala mga idol. Yung talong pala ay doon yung bibira. Bibira yan. Kumbaga, bubunga yan pag tuwing tag-ulan. So, kung hindi siya bubunga sa tuwing tag-init, hayaan nyo lang. Kasi darating ang panahon na bubunga talaga yan ang mga idol. Yun na po mga sasabi ko sa video na ito mga idol. So salamat po sa inyong panahon sa panunood sa ating video. At sana po ay makatulong tayo sa inyo sa mga gusto po na manood sa ating mga videos. Ang iba pong mga video natin ay challenge yan sa mga ka-farmer. No? Sa ating mga ka-farmer dyan na I would like to challenge you na yung pagtatanim talaga, mayroon mga pagkakataon na babawi tayo. Ayan po mga idol. Yun po ang masasabi ko. So, salamat po sa inyong panonood at huwag kalimutan i-share ang ating video. At salamat sa panahon at sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless po at maraming salamat.